Ipinatupad na ang pagsuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan, alinsunod na rin sa binabang kautusan ng Department of Transportation. Sa Puerto Princesa, sinisikap ng mga multicab operators na pagsabihan ng mga pasahero na magsuot ng face shield. May iba lang daw talaga na matitigas ang ulo, kaya hiling din nila ang tulong ng mga otoridad. Sumunod lang, kaya ibang mga membro ng Irawan Transport Cooperative, sinabi ko na magbili na ng face shield. Tapos yung mga pasahero, laging ire-remind sa kanila na bumili ng face shield. Ayaw na lang natin dito, alam mo naman yung ating mga local governments, law enforcement, nasa kanila na rin yan kung ipapaalala ito sa ating mga mananakay at sa mga driver na next time pag dumaan kayo dito, kailangan naka-face shield na kayo. Siyempre, may papatupad ka agad sa lalong madaling panahon yan. Ayon naman sa Puerto Princesa City Police Office, magsisimula na silang manita ng mga mananakay sa pampublikong mga sasakyan na walang face shield, mapapasahero man o driver. Ito pa lang daw ang binabang kautusan sa kanila. Naghihintay pa sila ng guidelines kung paano maipatutupad ang panguhuli ng walang suot na face shield. Sa ngayon po, ang ginagawa natin since may tropa tayo sa labas, checkpoint po natin, pag nakakita po sila ng mga pasahero nga nitong mga utility vehicles natin, public utility vehicles natin, nire-remind lang po. Ngayon ho, since po ito ay nagsimula pa noong August 15, base po dun sa isang memo na binabasa natin, sa ngayon po, pinapababa na rin po ng ating mga tropa, yung pong mga nakasakay sa multicam, kung sakaling wala po silang suot na face shield. Pero po hindi pa po tayo nang huhuli. Pero ilang mga mamamayan ang nalilito ngayon kung pati ba ang mga hindi sasakay sa pampublikong sasakyan ay kailangan magsuot ng face shield kapag lalabas ng tahanan. Dapat mo kong magsuot. Required na po yan. Required na po yan. Nahihilo kami. Mainit. Mayroon naman ako. Pwede naman. Handa naman ko. Opo. So kung sisitahin, meron po. Paglilino naman ng PNP na ang kautusan na ito ay para lamang daw sa mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, pero para rin naman sa kabutihan ng mga mamamayan ang pagsuot ng face shield. Sa ngayon, ma'am, wala po sa direktiba o wala po tayong natatanggap na yun po mga lalabas lamang ng kanilang tahanan ay dapat nakasuot ng face shield. Although po, ito naman ay para sa kabutihan nila. Kung meron naman po silang face shield din, mas mainam po para sa kalagayan nila na isuot na rin po nila to. But so far, ma'am, yung directive is para doon po sa mga commuters natin. Yun sa mga sasakay po. Kaya kahit po yung ating mga drivers na mga public utility vehicles ay atin rin pong pinanawagan na sana po sa kanila kagad magsimula na yung pong no face shield, no ride policy po ay sana sila muna po ang unang-unang mag-implement nito. Ito rin ang nilinaw ng Department of Interior and Local Government. Hindi naman daw required na mag-face shield ang mga naglalakad lang sa kalsada. Para lamang ito sa mga pampublikong sasakyan at mga nagtatrabaho sa opisina at factory. Hindi po ito requirement na mag-face shield sa kalsada. For example, naglalakad ka. But of course, we encourage everybody na ganun. Ngunit wala po sa inyong maninita or wala sa inyong aresto kung sakasakaling wala kayong face shield sa kalsada. Sa ngayon ay paninita lang ang magagawa pa sa mga hindi susunod maliban kung makapagpasa na ng ordinansa ang lokal na pamahalaan para rito. RD Cabrestante, ABS-CBN News.